pag puro bastos ang lumalabas sa bibig mo, magmumukha ka kasing unprofessional kahit pa napaka-educated mo. Isa sa mga magagandang personality ng isang tao ay ang pagkakaroon ng sense of humor. Pero kung ang sense of humor ng isang tao ay wala sa ayos, yung tipong nakakapagbiro siya ng mga bagay na hindi naman dapat ginagawang biro, hindi na maganda yon. Kaya dito sa video na ito, mahalaga na malaman mo kung ano yung mga bagay na hindi dapat ginagawang biro. Nga pala mga kaibigan, bago tayo magsimula sa video na ito, gumagawa po ako dito sa channel na ito ng mga content about personality development, kung paano tayo magkakaroon ng self-confidence, kung paano natin i-improve yung sarili natin. So kung gusto mo ng mga ganong klase ng content, make sure na mag-subscribe ka na. Yun lang kung hindi ka pa nakasubscribe. At ilike mo na rin itong video na ito bago tayo magsimula. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro ay ang accidents. May mga taong natutuwa kapag accidents ang topic. Lalo na sa social media, ang daming nagsishare ng mga memes about accidents. Tapos may mga nakakatawang captions pa at may mga nagre-react pa ng haha. Ibigyan kita ng halimbawa ng aksidente na ginagawa nilang joke. Halimbawa, lalaking gumaling sa COVID-19, nasagasaan, patay. Siyempre maraming tao ang gagawin itong katatawanan. Akalain mo mamamatay na nga yung taong gumaling sa COVID-19, tuwang-tuwa ka pa? Pero kung iisipin mo, kung sakaling totoo kaya yung pangyayaring yun, nakakatawa kaya? Sa tingin mo, nagse-celebrate kaya yung pamilyang namatayan? Hindi, di ba? Kaya hindi dapat ginagawang biro ang mga aksidente. Mga vehicles accidents, mga accidents sa construction site, mga ganun-ganun. Yung iba naman, gumagawa ng mga prank kung saan magiging cause pa ng aksidente ng isang tao. So, hindi maganda yun, di ba? Baka may magsabi sa inyo dyan na, napaka-KJ mo naman, biro lang yun, masyado mong sineseryoso. Napakapangit naman ang childhood mo. Kung boring ang childhood mo, huwag ka naman tamay, bro. Hindi ganon, hindi pangit yung childhood ko. Hindi ako KJ at sa totoo nga lang may sense of humor din naman ako. Sinasabi ko lang tong mga bagay na ito dahil gusto ko na magkaroon ka ng sense of humor na maayos. Hindi yung sense of humor na pwede kang makasakit ng iba. Susunod na bagay na hindi mo dapat ginagawang biro ay ang death o kamatayan ng isang tao. May mga taong ginagawang biro ang kamatayan, pero hindi dapat natin ginagawang biro yan dahil kahit sinong tao ang tanungin natin, walang gustong mamatay. Yung iba sinasabi nila, Lord, kunin mo na ako, di ko kaya to, gusto ko nang mamatay. Pero biro lang nila yun, ha? Minsan naman sa mga beauty pageant ng mga bakla, may judge na magtatanong sa contestant. Lahat tayo darating sa kamatayan. So kung mamamatay ka, bakit hindi pa ngayon? Tapos yung mga audience, tawanan. Akala naman nila yung kamatayan ng isang tao ay biro-biro lang. May ibang tao naman na nagsasabi gusto na nilang mamatay. At hindi sila nagbibiro doon, ha? Seryoso sila. Pero tayo, ginagawa lang nating biro. Paisi-isi lang tayo. Ni hindi natin alam na depression na pala yung nararamdaman niya. So, hindi dapat nating ginagawang biro ang death. Next thing na hindi mo dapat ginagawang biro para magkaroon ng sense of humor na maayos, ito ay ang kalungkutan ng isang tao. So, hindi mo dapat ginagawang biro yan. Hindi mo dapat ginagawang biro ang kalungkutan ng isang tao dahil kahit sinong tao ang tanungin mo, ayaw makaramdam ng lungkot. Kasi lahat tayo gusto natin na maging masaya lang. Halimbawa, kapag may taong nagsishare sa'yo ng problema niya, pwede mo siyang patawanin, pwede mo siyang pasayahin, pero hindi mo dapat gawing biro yung problema niya o hindi mo dapat gawing katatawanan yung nararamdaman niya. Sa paraang tatawanan mo siya, sasabihin mo sa kanya na napakababaw naman ang problema mo, ang OA mo naman. So hindi yung tama, di ba? Kung para sa'yo mababaw lang yung nararamdaman niya, hindi mo pa rin pwedeng gawing biro kasi hindi naman ikaw ang nakakaramdam eh. Siya. Halimbawa ng di magandang biro. Halimbawa, may lumapit sa iyong tao dahil meron siyang problema sa pera, meron siyang problema sa pamilya, o sabihin na natin sa pag-ibig. Tapos sasabihin mo sa kanya,
Grabe, napakabigat pala ng problema mo. Kung ako sa'yo, magpapakamatay na ako. Mga ganun. So, hindi dapat ganun. Hindi yun tama. Kasi lumalabas dyan na hindi tayo matinong kaibigan. Papaalala ko lang ulit. Mahalaga na meron kang sense of humor. Pero kung ang sense of humor mo ay wala sa ayos at nakakasakit na ng ibang tao, mas mabuti pang huwag ka na lang magkaroon ng sense of humor at manahimik ka na lang. Pero kung okay yung sense of humor mo at alam mo yung mga bagay na hindi dapat ginagawang biro, goods yun. Next na bagay na hindi mo dapat ginagawang biro, sex life. Kung may sex life ka man, hindi mo dapat ginagawang biro yan sa mga kasama mo, sa mga katrabaho mo, o sa mga kaibigan mo. Kasi sa totoo lang, hindi naman dapat yan sinasabi sa ibang tao dahil privacy mo yan. Kung medyo malaswa ka magbiro, sige, magbiro ka na nun. Pero wag na wag mong gagawing pambiro yung sex life mo o yung sex life ng ibang tao. Kasi kapag sinasabi mo sa ibang tao yung sex life mo bilang biro, at kapag nakita ng ibang tao yung partner mo, edi i-imagine nila kung ano yung ginagawa nyo. Edi wala ka ng privacy. So kung lalaki ka man o babae ka man, hindi mo dapat pinagsasasabi yung sex life mo sa ibang tao kahit pa magkapareho kayo ng gender. Next thing na hindi mo dapat ginagawang biro kung gusto mong magkaroon ng maayos na sense of humor, ito ay rape. Hindi mo dapat ginagawang biro ang rape. Ang rape ay maselang usapin kaya hindi mo dapat ginagawang biro yan. Kasi kahit sinong tao ang tanungin mo, walang gustong ma-rape. At isa pa, kapag puro bastos ang lumalabas sa bibig mo, magmumukha ka kasing unprofessional. Kahit pa napaka-educated mo. Di ko na kailangang pahabain yung paliwanag ko dito ha? Kasi kahit sino namang tao, alam na hindi ito dapat ginagawang biro. Next thing na hindi mo dapat ginagawang biro, God. Hindi mo dapat ginagawang biro ang Diyos. Kung makikipag-usap ka sa ibang tao at gagamitin mong pambiro ang Diyos, malaking kasalanan yan. Ang content natin ngayon ay mga bagay na hindi dapat ginagawang biro, di ba? Pero ang Diyos, bagay ba yun? Hindi siya bagay, di ba? Diyos siya. Pero isasama ko pa rin dito kasi may mga ilan sa atin na ginagawa nating biro ang Diyos pero hindi naman dapat ginagawang biro yun. Kasi hindi mo pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pwede mong banggitin yung word na God o yung name ni Jesus kung nasa matinong discussion ka. Pero kung sa kalokohan lang, hindi pwede. Narating mo na yung malayo! Sa langit ka nang galing? Hindi kita nakita doon! Sa sobrang taas na narating ko, nabangga ako si Jesucristo! Maski yung mga expression na OMG, Jesus Christ, hindi mo dapat binabanggit kasi nasa Ten Commandments na hindi mo dapat binabanggit yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At yun yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro kung gusto mong magkaroon ng maayos na sense of humor.